John, good afternoon mga ka-GM. Oh, meron tayong adventure ulit dito ngayon. Okay, baka ibaba mo muna. So, bago natin baklasin, pinababa ko muna ulit. Dapat kasi iangat na ni Francis. Yan. So, tayo sa ilalim. So, ito ngayon. Ito, laging topic to sa ano eh, sa mga group ng adventure, kung ano daw ba mas maganda, kung lalagyan ng shackle, saka load plus. So ito, combination na to, mga GM, may comfort shackle na to, may load plus. Pero kung titingnan mo yung muwelya niya, tingnan nyo maigi ah. Diba? Ilang hindi na normal yung ano ng muwelya niya, diretso doon. Dito yumuko ng konti tapos binawi nung load plus, inangat. Diba? Yan yung mabuti. Yan. So yun, ang complain nung tropa na may-ari nito, ano daw ba magandang solusyon dahil natatagtagan din siya dahil nga atikas daw nung ilalim. So checkin din natin shocks niya kung okay yung shocks. So ang sabi ko sa kanya, hindi na maganda yung posisyon ng muwelya mo. Diba? Okay, yung ginagawa natin DIY dito, i-apply natin dito. Ikukumpara natin. Kayo na rin humusga kung anong maganda. Hindi ko naman sinabing hindi maganda maglagay ng load plus. Hindi ko rin sinabing hindi maganda maglagay ng comfort shackle. So, isa-isayin lang natin. Ulitin natin. Yung comfort shackle kasi, ang trabaho nito, pag ito kinabit mo, iaangat niya lang yung body ng sasakyan mo. Kasi, syempre, mahaba to. Depende pa. May sukat kasi yan eh. So, pag pinilagay mo yung comfort shackle dyan, ang mangyayari, iaangat lang yung body mo. Pero yung position ng muwelya mo, hindi niya mababago. Kadalasan kasi, ang sakit ng muwelya ng adventure is diretso or lamang na yung pakabilang paganyan na. Imbis na pa ganun, di ba? So, yun ang trabaho ng comfort shackle. Kung gusto mong umangat, pero okay lang sa'yo ganun ang sitwasyon ng muwelya mo, pwede ka naman maglagay ng comfort shackle. So, load plus naman ang trabaho, yun din, iangat, saka patigasin. Patigasin yung muwelya mo. Ang ginagawa ng load plus, hinuhook yan dyan sa banda dyan. Pag nakaipit na yan dyan, dahil matigas tong part ng load plus na to, hihigpitan mo naman to para umangat. Pipilipitin niya ng ganun yung likod mo. Diba? So okay din, aangat din, tatatag din. Diba? Pero pag tinignan mo yung position ng muwelya mo, hindi pa rin kaaya-aya tignan. Diba? So, yun ang sinasuggest ko sa kanya ngayon. I-apply natin dun yung ginagawa natin na DIY lang na itong muwelya. So, tingnan nyo mamaya, mga ka-GM, pagkatapos ko, ano yung magiging resulta na tatanggalin natin to. Kaso, ito kasi balak sana namin, balik sa stock problema, nawal na misplace niya na yung original na ano nito, na shackle niya rito yung stock, yung may igsilang. So, maiiwan na to. Ito lang ang tatanggalin natin, tapos may babaguhin ulit tayo. Itong muwelya na to. Okay. Ano nyo, akala ano sa mga pinsang ko? Ala, alas na. Ano yung load plus nyo? Tunggalin natin load plus. Oh,
Kasi na higpit gulong na lang. So ayun na mga GM, natapos na natin. Assemble din yung mahila. Ayun na, tinanggal na natin yung load plus. Oh. Wala na yung load plus siya ngayon. Pero nandito pa rin yung comfort shackle. Titignan niya maigi. Eh, medyo madilim na rin kasi. Eh. Pero tinanggal yung well niya ngayon. Kung para nung naka-load plus, saka nakakabit yung load plus niya. Diba? Ayos, diba? Bila. Yung kaninang diretsyong diretsyo, lamang na yung kabila. Ngayon na gaya natin tignan ngayon. Nga lang, medyo mataas ang height nito dahil nga yung load plus nito, hindi ko lang kung 3 inch o ano to, lip nito eh. O medyo mataas siya ng konti. Ano lang doon sa may-ari yan, sa tropa, kung kailangan yung gusto niya ibalik yung dating yung load plus yan, dapat kasi ganyan lang ang pagitan niya. Ito ang taas. Parang plus 2 inch yata yan. So, pwede rin to, pag nag-offroad kayo, gusto niyo maglaki ng gulong. Pwede kang mag-load plus, ganito yung gagawin na sa Merle, tapos rubber lifter yung harap, kahit 2 inch sa spring, tapos naka-MOD ka na steel rim o ano-ano. So yan, ayos na mga GM. Yan yung height niya, forma niya. Medyo mataas lang yung likod ng konti. Ito yung adventure niya. Mas mataas yung harap. Yan yung stock. Mas mataas na yung harap sa likod. Bagsak ang likod. Laman-laman yan. Tapos i-compare mo ito sa isa. Diba? So ngayon, ito yung binago natin yung muelye. Pero ito, mataas naman talaga na ito, yung likod na ito, dahil nga naka-comfort shackle ito sa load plus. Pero, pag tinignan mo yung welding niya, diba? Diretso, na hindi tas bandang dulo, binali, diba? Nakabali siya. So, binago lang natin para gumanda yung play. Saka walang pumigil nung bounce niya. So, yun mga GM, panoorin niyo na itong video na ito. Tapos, pag nagustuhan nyo, i-subscribe, like na rin, share para so sa mga tropang may mga adventure dyan na ganito yung sitwasyon, kaysa bumili ka pa ng load plus comfort shackle, di ba? Ganyan na lang gawin nyo, di ba? So yun mga GM, bye bye.